Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan na Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng Mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon natin, na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, ipapurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaon taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaraon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupo kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya,
Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tunay pong magkaugnay ang pagdiriwang natin kahapon at ngayon. Kahapon po, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At ngayon naman po, pinagdiriwang naman natin ang kalinis-linisang puso ni Maria. Dalawang puso na magkaugnay. Dalawang puso na nagmamahal sa Diyos. Kaya po, ang kalinis-linisang puso ni Maria ay nagmumula po sa kanyang pagkamasunurin. Kung maalala natin ang kwento ng pagpapakita ng Anghel Gabriel kay Maria, bagamat nagulumihanan siya, natakot, pero siya ay naging bukas sa plano ng Diyos para sa kanya. Kaya po ang pagiging malinis niya ay sa pagiging ubos sa sarili. Hindi puno ng sarili, kundi kaya niyang ubusin ang sarili para ang plano ng Diyos ang gumabay sa kanya. Handang maging ubos sa sarili para ang Diyos ang pupuno ng kanyang kalooban. Karamihan sa atin bilang mga Kristiyano, nahihirapan tayong sumunod sa Diyos. Nahihirapan tayong makinig sa kanyang salita. Bakit? Kasi unang-una, ang unang hadlang natin sa pakikinig sa salita ng Diyos ay napupuno tayo ng ating sarili. Gusto nating pakinggan yung gusto lang natin. Pag ayaw natin, nagbibingi-bingihan tayo o tumatagos na lang sa kabila. Pasok dito, labas doon. Pag ayaw natin na naririnig natin at medyo dinadala tayo sa palabas ng ating comfort zones, sinasara yata natin ang tenga natin. Pag ganun po ang nangyayari, sarili ang iniisip. Sariling kagustuhan ang gustong pairalin. Si Maria po pinapakita sa atin ang daan bilang modelo natin ng mga Kristiyano na posible, pwede, kaya na tumugon sa Diyos ng may buong puso. Hindi puno ng sarili, na tila'y wala nang puwang ang Diyos. Ang mas gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Kaya dasal tayo ng dasal, Lord, sagutin mo to. Bigay mo sa akin to. At pag hindi natin nakuha yung gusto natin, nagtatampo tayo sa Diyos. Hayaan po natin ang Diyos ang gumabay sa atin bilang mga Kristiyano. At pag ang Diyos naman ang gumabay sa atin, ang binibigay niya sa atin, higit pa ho sa inaasahan natin. Yung expectation mo, maliit lang yan sa reality na ibibigay ng Diyos para sa iyo. At yun ay posible lamang kung ang puso natin handa na punuin ng Diyos. Paano? Kung uubusin natin ang ating pagkamakasarili. Para sa ganon, ang grasya ng Diyos ang pumuno sa ating puso. Kaya ho, magandang paalala at imbitasyon po ito sa atin bilang mga Kristiyano to empty ourselves, empty our hearts,
so that God's grace will fill our hearts. Hayaan natin ang grasya ng Diyos ang pumuno sa ating puso. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama, na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ang ating itugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang kagandahang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing na mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihan sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na naguumapaw, ibigay mo sa amin ang bugtong mo, anak, na pinakamamahal.
ipagkaloob mong kami makaisan niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maiaalay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina si Hesukristo. Ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Full of grace, the Lord is with you, and blessed are you among women. Maria,
Alaala, sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula Hidi, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, ITSDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na lima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito na ating kapistahan. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards.
pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na katambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin.